So, napakabuti ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, hindi ako magte-testimony, hindi ako magbe-preach. Ngayon, magte-testimony ako, solo ko yung palpit eh. Ako ngayon ang pida dito, di ba? Ako nagpapasalamat dahil yung lahat na nangyari, hindi yun mangyayari kung tayo po ay kung hindi ang Panginoon ang gumawa nun. Kaya nagpapasalamat ako, maging yung mga pinsang ko doon sa kabila at pinsa naman niya dito sa kabila. So, dito sa Dablian, kung tuloy-tuloy hanggang doon sa kabila sa mga pinsang ko, siguro nasa, kung di ako nagkakamali, mga 30 kilometers ang distance nun. At nag-usap na kami ng pinsang ko. Yung pastor na naka-assign sa kanila, anak na lang ng pinsang ko yun, si Pastor Benji. Ang original talaga nag-pioneer nun, yung pinsang ko si Ben at saka si Jim. Buti na abutan ko pang buhay sila. At nakita ko na nagkwentuhan kami. Sabi nga nila sa akin, kahit wala silang kinikita, nagpapatuloy sila. Ginagalugan nila yung mga bayan-bayan, wala man lang sa kanilang sumusuporta. Pero nagbunga, nakita nila na lumaganap, napalaganap nila yung gawain doon. Tapos yung anak na niya, yun na nga, nag-commit. Siya ngayon yung pastor doon, plus siya yung associate o assistant ng kabuuhan ng Masbate sa organization nila. Yung siya yung pinaka inaasahan din na pumupunta-punta kung saan yung may mga problema ng mga churches. So, ang kagandahan noon, kung yung pasyal nila noon dati, kaya dito, pag alis, wala na. Ngayon, tayo, mayroong lalagay, kaya sina-challenge ko sila, gusto nyo bang may gawain dito? Okay daw. So, yan ang aking mga challenge kahit doon sa Abu Dhabi, ganun din ako. Gusto nyo bang matuto? Ilang araw bang gusto nyo? Buong linggo ba? Tuwing gabi? Silang pinapapili ko kasi pagdating ng araw, pag tinatamad sila, sila ngayon ang mahihiya sa kanilang mga pangako. At sana sa mga susunod sa Dibay, ganun din. Huwag lang yung ano ha, pero alam ko naman mga taga-Dibay, masisipag. Huwag lang yung pag nahirapan ha, ayoko na. Doon kasi nakita ko sila, wala kay mahirap. Sabi nga, kay mayroon o wala, praise the Lord. So ganun po tayo sa Panginoon. Kasi ito ang challenge ko dyan. Kikita ng Diyos yung mga puso isipan nyo. Nakikita niya kung pwede ka naman pala pero ayaw mo. So ito ngayon naman nanagot sa Panginoon. Kasi commitment mo yan eh. Lalo na yung responsibility. Yun ang pinakamaganda. Na kahit mayroon o wala, gumagawa ka sa Panginoon. At nakita ko naman ang sipag ng bawat isa nandoon. At praise God sa mga darating, kung mayroon man tayo ganyan, eh ngayon pa lang, practicing na natin. Kasi pag sumulong tayo sa magandong kalayo, hindi pwede yun na para tayong computer. Na kung hindi pindutin, hindi gagana. Ganun ang computer eh. Kailangan sa kalalabas sa screen. Pero purihin ang Panginoon sa sipag ng lahat. Kaya ang kahilingan ko lang, ipag-pray sila na laging uhaw. Kasi bago pa kami pumunta, yun ang aking prayer sa kanila, na laging uhaw. Praise God, pinakita ng Panginoon naman na laging ang uhaw. So yan, part ng encouragement ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na yung pinapanalangin mo, nakikita mo na may resulta dahil sa pagkilos ng Panginoon. Kaya nga ang challenge ko, kung gusto nyo na naririnig na ng Panginoon yung panalangin nyo, mag-pray kayo personally sa taong hindi niya alam at hindi alam na kahit sino. At kung yung desire mo doon sa tao na yun ay nangyari na, praise God, napapakinggan ka ng Panginoon. Kilala ko nga niya. So yun ang aking laging challenge. Kahit saan ako pumunta. So ngayong umaga, dahil sa buwang ito, ang sino ba ang bida ngayon sa buwang ito? Mga babae. Di ba?
Yun ngayon, wala ngayon ng lalaki. Mother's Day sa susunod. So, buwan ng mga kababaihan ngayon. Kaya, purihin. Kasi kundi yung mga babae, wala yung mga lalaki. Tama ba yun? Pupunta na naman tayo sa itlog at saka sino ang nauna, manok o itlog. So, sabi, lalaki ang nauna. Ayaw pumayag ng iba. Babae daw dahil tayo doon pinanganak ng nanay natin. Pero wag na natin pag-usapan yon. Personalin nyo na lang ako kung sino ang nauna talaga. Itlog o manok. So, nagpapasalamat ako dahil ngayon, araw ng mga babae, at napakalaking tulong ng babae sa mga lalaki. Sabi nga, yung success ng lalaki ay dahil sa suporta ng babae. Amen po ba tayo dyan? Ayaw nyo ata. Amen. Praise God. Kaya kayo mga lalaki, medyo naman bigyan yung maganda na treatment ang iyong mga asawa. Purihin ang Panginoon. So bago tayo pumunta sa ating topic, manalangin po muna tayo. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa kadakilaan na ginawa mo sa aming mga buhay. Sa umagang ito, pinupuri ka namin. Salamat sa katagumpayan na ginawa mo sa amin sa araw-araw. Lord, hinihiling namin na ang presensya mo ay pumilos sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang ang makakapagbigay sa amin ng sapat na karunungan kaalaman na maunawaan namin ang aming mga aaralin ngayong umaga at ito'y magdulot sa amin ng katagumpayan. Makasunod kami sa iyong kalooban dahil alam namin ikaw lamang ang makakapagbigay ng katagumpayan sa buhay ng bawat isa. Hayaan mong kapangyarihan ng Espiritu Santo lumukob sa buhay ng bawat isa. Bigyan kami ng sapat na karunungan kaalaman at ituro sa amin ang nararapat para sa aming buhay na matagumpay sa araw-araw. Kaya salamat sa gagawin mo at ginawa mo na sa aming mga buhay. Salamat Panginoon at patuloy namin inaangkin na maging matagumpay ang aming buhay sa araw-araw. Salamat din sa mga ipinagkakalog mo na pagpapala. Kaya inaangkin namin ang katagumpayan mo, pinabalik namin ang papurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon, dahil alam ko yung mga babae ay binigyan natin ng buwan para sila naman ang maging bida, di ba? Okay. So, mga nanay, pero itong aking, yung mga nanay, pero yung aking isishare sa inyo, hindi man siya sa scripture nanay, pero spiritually, makikita nyo na siya yung nanay ng kabuuhan ng mga lahi nyo ito. Diba? So, buksan natin ang ating Biblia sa Book of Esther. Ayan. Si Esther, ang pinaka nakita ko na pwedeng tularan natin sa tularan ng mga babae sa umakang ito. Sabi dito, lumipas ang tatlong araw mula nang mag-usap sina Esther at Mordecai. Isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo. Sa tapat ng tirahan ng hari, nakaupo noon sa trono ang hari paharap sa pintuan ng palasyo. Nalugod siya nang makita si Esther. At itinuro niya, rito ang kanyang gintong setro. Lumapit naman si Esther at inipo ang dulo ng setro. Itinanong ng hari, bakit aking reyna? Sabihin mo kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian. Praise. Sumagot si Esther, kung mamarapati ng mahal na hari, dumalupok kayo ni Haman ngayon sa piging na inihanda ko para sa inyo. Sinabi ng hari, tawagin agad si Haman para masunod ang ibig ni Esther. Dumalo nga ang hari at si Haman sa piging na inanda ni Esther habang sila'y nag-iinuman.
Tinanong ng hari si Esther, ano ba ang gusto mo? Sabihin mo, bibigay kong lahat, kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sinabi ni Esther, ito ang aking kahilingan. Kung ako po'y kalugod-lugod sa hari, at kung inyong mamarapatin, dumalo muli kayo ni Haman sa piging na ihahanda ko para sa inyong bukas. Doon ko na po sasabihin ang aking kahilingan. Wala ba kayo naalala sa mga tanong na yun? Kung dumalo kayo bukas, at dumalo kayo bukas dahil doon ko palang sasabihin. Sino bang related na mga ganun? Di ba nung tinawag si Abraham? Abraham, ganun din. Tinawag si Abraham at pagdating sa lugar na yon, saka ko palang sasabihin sa iyo. So ganun ang dealing ng Panginoon lagan. So ito si Esther, nakikinig talaga sa Panginoon. Dahil diyan masusubok yung mga katulad natin, pambihira naman, pinag-pray ko na ito, tapos ayaw pang sabihin, hindi na lang ako pupunta. Di ba? Ganun tayo. Kaya minsan, doon tayo na-challenge. Ngayon kung alam nyo ang buong kwento ni Esther, ilang chapter siya na nandiyan yan, siya ay pinsan, kasing Tagalog pinsan, di ba? So, pinsan ni Mordecai. At siya ay maliit pa, inalagaan ni Mordecai, at si Mordecai ay halos, siya na ang tumayong tatay ni Esther. At sila'y mga Hudyo, biktima sila nung paglusok ni Babylonia, ni Babylon. At si Haring Xerxes ang panahon na yon. At nabihag sila, inala sila doon. At yun na nga, si Xerxes ang hari. At tingnan mo ang mga pagkakataon na yon, nakita natin bakit napunta si Esther sa kaharian. Dahil sa palasyo. Dahil pasaway yung asawa ni Haring Xerxes. Kaya mga babae, huwag kayong pasaway. Dalawa dito ang na-picture, no? Si Basti. Kaya huwag kayong magpangalan ng anak ng pangalang Basti. Parang hindi maganda ang ano, no? Ang reflection doon sa so si Basti ay makita natin na hindi siya sumusunod sa hari. Kaya sa madaling sabi, yung mga alagad ng hari ay nag-usap-usap at sabi niya, para makakuha ulit ng panibago, ayun, namili sila at ito si Esther, isa sa nakasali doon. Pero dito po natin makita na hindi niya nire-reveal ang identity niya. Kasi pronto, ano eh, di ba pinag-iinitan ng mga Israel ng araw. So ang una, ang tema ko po, what is the right decision of a woman to make, to accomplish God's divine purpose? Ano ba ang gagawin? Ano ba ang tamang pagdidesisyon na gagawin ng isang babae upang mangyari ang kalooban ng Diyos? So napakaganda. Dahil makikita natin po na ano ba ang gagawin, hindi yung sige-sige lang, kundi dapat nag-iisip, dapat inilalapit sa Panginoon. Kaya napakaganda ng babae na pag nagdi-decision ay nasa tama. Alam natin minsan, kaya nga sa generation ngayon, nauso si marites. Dapat hindi tayo ganun. Okay ba mga babae? Alalahanin nyo, sabi ko nga kanina, dahil sa pagsusuporta nyo sa mga lalaki, nagiging successful ang isang lalaki. So dapat huwag imamarites, ha? Ayoko na ng ganun. Alam nyo nang ibig sabihin kay Marites at saka kay Marisol. Alam mo ba yun? So dito, ang unang puntos ko kung bakit, ano ba ang tamang desisyon na gagawin ng isang babae upang
mangyari ang kalooban ng Diyos. Una, she must stand for her right as an instrument of God. Dapat naninindigan ka, babae, sa tama na ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat naninindigan ka. Verse 1 and 2. Lumipas ang tatlong araw mula nang mag-usap sina Esther at Mordecai, isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo sa tapat ng tirahan ng hari. Nakaupo noon sa trono ang hari, paharap sa pintuan ng palasyo. Tapos sa verse 2, nagalugod siya nang makita ni Esther at itinuro niya rito ang kanyang gintong sitro. Lumapit naman si Esther at hinipo ang dulo ng sitro. So bakit nagsuot pa si Esther? Pwede naman yan, asawa ko yan, kahit anong itsura ko. Kaya mga babae, mas maganda siguro pagkaharap tayo sa mga asawa natin. Yung naka... pangreina daw. Yung tama naman, yung maayos. Hindi dito sa outward appearance. Anong sabi nung kay Sarah nung panahon? Nakatago ang kanilang kagandahan. Hindi yung panlabas lamang. Nakatago ang kagandahan. Ibig sabihin yung nasa loob na pagre-respeto doon sa lalaki. Kaso pag lumapit ata si babae ngayon, gera kagad. Di ba? Ganon minsan. Tama pa mga babae? Di pa nakakontento, punta sa kapitbahay, papakampi para girahin ulit. Ganon ang nangyayari. Pero dito, sa example ngayon, dapat, alam nyo, nakikita tayo ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang nasa loob nyo, sa isip nyo. Kaya lahat na ginagawa nyo, recorded yan sa Kanya. Kaya kung mayroon pa tayong ganun, simula ngayon, pag-isipan natin ng mabuti. Kasi lahat, sabi nga, nakasulat ang lahat na ginagawa natin. Nakasulat doon sa record ng ating Panginoon. At alam ko, sabi ng iba na pilosopo, paano ma-record sa dami ng tao? Babalik naman ako. Yung internet nga eh, may offer pa sa'yo. So sa dami ng 4-5 ang account, bakit hindi nagkukulang? Nakakalista pa rin. Kaya pagdating ng araw, pag naghari ang lawlessness, verify kayo lahat kung saan kayo nakatira. Madali lang kayong hanapin. Kaya siguraduhin nyo na ang relasyon nyo sa Panginoon ay maayos. Tulad ni Esther, hindi siya basta-basta gumagawa ng action or decision hanggat hindi niya ito sigurado. Kaya kung napapansin nyo, sabi ko na sa unang puto, she must stand for her right as an instrument of God. Ano ba ito? Point A ko is to execute her rights that gives power and authority. Kaya kung makita mo, talagang nandoon po yung kanyang isinuot niya, yung identification niya. Bilang siguro, baka mamaya, malabo ng mata ni King Xerxes. Hindi ko si Esther. Pero alam niya, yung kasuotan niya bilang reyna, kaya pagharap niya, makikita po natin na identified ka agad siya. O sabihin na natin, ando doon. So anong purpose ng ano yan? Ng kasuotan niya. Sabi ko nga dito eh, ang pulis na walang uniform, pag tumayo ka sa gitna niya, babanggang ka ng ano, kahit magtipa-tipa ka pa ng ganyan dyan, baka sagasaan ka pa. Pero pag naka-uniform yan, respeto yung ano, yung mga dadaan. Kasi nandoon yung kanyang uniform as enforcer. So dito rin, kaya hindi basta-basta si Xerxes kung makikita natin na kung ano lang ang sabi niya. Alalahanin nyo, yung time na ito, bawal lumapit si Esther.
Kasi yun ang sinasabi niya nung lumapit si Mordecai. Humihingi si Mordecai ng tulong dito sa portion ng chapter 5. Kasi nga, binabantalan siya ni Haman. Dahil gusto siya ipapatay. At nagtayo na si Haman ng bibitaya ni Mordecai. So lumapit, tapos kung mapapansin niyo sa previous doon, 4 ata. Ang sabi doon ni Mordecai, alalahanin mo. Kapwa ka rin Hudyo. At kung papatayin lahat ng Hudyo, kasi dumiklara na si Haman doon na lahat na Hudyo ay patayin. At sabi niya, kung hindi mo gagawin ang part ko, kasama ka rin sa mga matay. Pero mo, napakatindi ng kalagayan nila nung time na yan. Kaya kung mapapansin nyo, si Esther, hindi kaagad nire-reveal ang identity niya. Hindi kaagad pinakita na siya ay Hudyo. Kasi unang step pa lang, laglag ka na doon. At kung wala, tapos lahat ang lahi ng Hudyo. Kaya sabi ko nga kanina, si Esther, kahit walang anak dito, walang asawa, pero nagsisilbing siya ang nanay ng mga Hudyo at that time sa lugar ng Babylonia. Para ma-save niya ito. Tingnan niyo yung responsibility na dala ni Esther. Na sana tayong mga nanay, mga babae, yung responsibility nyo, pangalagaan nyo yan. Huwag yung, hindi nyo, ngayon ang revelation iba na, nare-reveal ng mga babae ngayon, yung kahinaan ng asawa nila. Pero si Esther, never na ang identification nila, lahat, kahit si Mordecai, hindi niya sinasabi na, ay, Hudyo yan eh. At siya, dahil gumuna sa palasyo na, safe na siya. Pero hindi. Nakikinig siya kay Mordecai nung sabi niya, huwag mong sasabihin, huwag kang magpapakilala. So, the time, dito sa hari, in-execute niya yung part na alam pa lang ng hari. Katulad noon, nagsuot siya ng kanyang damit pang reyna at in-approach niya yung hari. Kasi mabigat ang kanyang susolusyonan na problema. So nakita po natin na nag-execute siya ng kanyang kakayanan bilang instrumento ng Panginoon. Ang point B natin, nag-execute siya to exercise fasting. Inutusan niya si Mordecai. Ang sabi ng chapter 4, 15 to 16, makikita po natin kung ano ang sinabi ni Esther. Dahil dito, ipinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labak sa batas. At kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Umalis si Mordecai at ginawa ang lahat ng katupili ni Esther. So nakita nyo yung desisyon ni Esther bago humarap sa hari. Kung ako'y mamamatay, ako nga mamamatay. So gaano ba katapang ang mga babae sa divine? Kaya ba natin ipagtanggol yung dapat ipagtanggol with respect, with submission to God, na sasamahan tayo at kaya nating ipagtanggol dito ang pinagtanggol niya, hindi pa niya dinideklara na siya ay lahi ng Hudyo. Plus si Mordecai. Si Mordecai, nalaman na yun kasi, di ba pa, ikot-ikot siya sa harapan ng palasyo at naging siya yung nagsumbong na papatay ng hari at ito'y nahuli yung kung sino yung nagpaplano. Pero itong time na si Esther, hindi pa rin. Kaya kung mapapansin natin, ang desisyon ni Esther, sabi nga doon sa verse 15, sabi niya, kung mapapansin natin, na kung anuman
ang gawin sa kanya ng hari. Tuloy pa rin siya. Kasi yung pagpasok niya, wala doon yung, ano ba de, yung sa panahon. Wala sa panahon. Kaya, buwis-buhay talaga yung ginawa niya. So, hindi ganun kadali. Parang mission din yan. Pagpupunta ka sa isang lugar, hindi yung saint ka. Di mo alam. Pero dahil sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, nagkakaroon ng guidance and protection sa'yo. At sinusuportan pa ng Panginoon yung mga pangangailangan mo. Kasi sabi nga, kung daladala natin ang salita niya, saan man tayo dumako, kasama natin siya. Ano yun? Great Commission, Matthew 28:19-21. So, ganun din dito. Nag-fasting muna. Kaya ano ang nakita mo na ang buhay ni Esther, godly talaga siya. Hindi siya nakakalimot. Bago siya mag-approach, ihinanda niya yung sarili niya according to God's will. Tapos, pati yung mga lahi niyang Hudyo, pinalalahanan niya through Mordecai. So nakita natin, pinapractice ba natin ito sa ating mga buhay? Na pag tayo ay pupunta o magdidesisyon ng isang bagay, lalo na napakabigat nito, kinakausap ba natin ang Panginoon? O ang sasabihin natin, malakas naman ako kay Mayor. Malakas naman ako kay ganito. Huwag pong ganun. Kasi hindi mo alam sa oras na yon kung matino ang kakausapin mo. Pero, kung yan ay binigay mo sa Panginoon at hiningi mo na bago pa mangyari ay kausapin na siya ng Panginoon, ismooth po ang resulta ng plano mo at katagumpayan ng gagawin mo. At ito ang nangyari kay Esther. Kung mapapansin po natin, si Haring Xerxes ay siya pa nagsabi, ano ba ang kailangan mo? Parang yung punta natin sa mission, sila pa na lumalapit at nagtatanong. Kaya walang imposible pag ang Panginoon ang humipo sa puso ng tao, kahit ang puso niya kasintigas ng bato, kapag pinalambot niya ng Panginoon, wala siyang magagawa. Bakit? Ang kapatid ni Pharaoh, nung nakita niya si baby pa lang ito, baby Moses, nag-strike sa puso niya kagad ang kalooban ng Panginoon. Kaya, prinotektan siya. Pinaalagaan siya. At ang nag-alaga, yung nanay mismo ni Moses. Tingnan mo pag kumilos ang Panginoon. Ito po ang dapat natin malaman. Kaya mag-provide ng Panginoon ng ilalapit sa iyo. Kaya nga sabi ng bukob dyan, kung hindi ang Panginoon na nagdodraw sa paanan ni Jesus, sa mga kaluluwa, wala rin yan. Walang madadala, maibabalik sa kaharian ng Diyos. So, katulad ng mas bati, lahat yun ay hinipo ng Panginoon, kaya sila mismo ang nagdadala, at sila mismo ang nagdidesisyon para bumalik. Sa Manila mo gawin yon, malabo. Distorted at polluted na ang mind ng mga nasa Metro Manila. Hindi naman sa ginajudge natin, pero sa totoo lang, masyado nang busy ang Manila, ang kanilang mga isip. Pero kung naintindihan nila ng todo ang kalooban ng Diyos, magiging maluwag sila pagdating sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. So nakita po natin, she must stand for her right as an instrument of God. Pangalawang puntos ko, she must confess what is in her heart to please God. So kung makita mo nyo, makita natin si Esther na kung ano yung sa loobin niya, yun po ang gusto niyang iparating sa kay Haring Xerxes. So minsan tayo ayaw. Hari ng ating kaharap, ayaw pang i-confess sa Panginoon. Ano ba yung humahadlang sa'yo? Ano ba yung bumabagabag sa'yo? Eh, biro mo kung hindi ginawa ni Esther lahat yun. Biro mo hanggang sa mga panahon, siguro,
yung mga Hudyo, walang, kumbaga magtatago sila. Kasi hinahantik sila na mga tauhan ni Haman noon. So kung mapapansin natin dito, minsan ganun talagang kalagayan ng isang Kristiyano. Kung sabihin natin, Hudyo yung mga yon, tayo naman spiritual, sabi nga natin, mahilig tayo mag-claim na we are spiritual Israelites. Pero pagdating sa kalagayan, ayaw naman natin. Pagdating ng nahihirapan, ayaw ko na. Hindi na siya Israelites. Pero pag blessing, Israelites ako, kaya ako pinagpapan. So namimili, may selection yung mga generation ngayon ng Christian. Kaya nga nung pumunta kami doon sa ano, sabi ko, may gustong makipagkita sa akin ng mga kaklase ko. Sabi niya, hindi ka na daw ngayon umiinom. Sabi ko, ano ba yung grupo na sinasabi mo na nag-ano ka daw ng grupo? Bakit hindi mo kami sinasabihan? Sabi ko, wala namang problema. Kayo nga lang inaantay ko eh. So mga, kasi mga ano yun, mga worker ng ano eh, ng Catholic talaga. Sila yung mga nag-a-assist doon sa pare. So, mayroon pa kaming isa na hindi yung tinatalaban. Sabi ko, ito, mga pahapyaw ko. Kasi, ano ka ba? Born again ka ba? Ganun ka ganun. Sabi ko, alam mo, kontrobersiya sa inyo yung born again na yan. Ngayon, ang prenon ko, sabi ko, evangelical ako. Anong evangelical yan? Sabi ko, parang born again din. Kasi, pag prenon ko ang born again, parang ano na sa kanila yun. Sabi ko, evangelical ako. Ano ba yung evangelical? Parang born again din. So at least, ando doon, linaro ko. Sabi ko kasi, kung sasabihin ko sa'yo, yung born again na yan, hindi naman religion yan. Hindi naman grupo. Kundi sabi ko, born again is part ng teaching ni Jesus Christ yan. Na kung sasabihin ko sa iyo, requirements ito para maging Kristiyano ka. Kaya medyo tumitingin sa akin ng pailalim eh. Sabi ko nga, kung medyo hatawin ko ito, baka hindi na ako kilalaanin ito pagbalik ko eh. Pero medyo tinatantya-tantya ko muna. Sabi ko, kailangan mababaran ko ito ng buong maghapon. Ay ano lang yun, oras lang, 1 hour lang. Eh para ngayon may paliwanag ko sa kanila. Na sabi ko, ang born again is not a religion. Part yan ng teaching ni Jesus Christ at requirements yan ng isang pagiging Kristiyano. At sabi ko, hindi lahat na sinasabi nila na born again dyan sa grupo na yan ay born again talaga. Sumasama-sama lang yan. Pero ang reality ng isang born again, kaya minsan ang daming maasar sa magagalit sa akin ito eh. Sabi ko, isang born again, may pagbabago ka sa buhay mo. Eh, ang tagal mo na sa church eh. Kung sa dagat, linumot ka na. Pero yung attitude mo, behavior mo, ganun pa rin. Paano ko malalaman na born again yan? Kasi ang born again, kaya nga nagkaroon ka ng rebirth eh. Tapos yan, ay lumalaki, nabubuhay, at pag from inward to outward, na bago ka, makikita mo kahit subuan, ay doon nga nagiinuman sila eh. Hindi ka na daw umiinom. O takay, sabi ko, pulutan lang ako at tubig. O, yun ang ginawa ko. Pambihira, sabi niya, ano ba yung grupo mo? Pwede ba kami sumali? Sabi ko, sige, pag bumalik ako ulit yan, yan, bibigyan ko kayo ng oras para paliwanagan pa yun. So doon po natin nakikita. Kaya in-explain ko sa kanila ng maiksi lang muna, ng born again, hindi religion, hindi grupo-grupuhan lang, kundi individual ito. Dapat siguraduhin mo sa sarili mo na na-born again ka, at ang observation pa lang yan, kahit hindi ka magsabi na born again ako, kung nakikita ng paligid mo na nagbabago ka, sila mismo ang makakapagsabi na born again yan. Kaya dalawang ang tawag ko yan. Ang isa, born again yan. At ang isa, born again yan. Kasi pag gumagawa ng ano, at medyo puro supply ang ginawa, sasabihin ng ano, ah, born again yan. Oh, di ba ganun?
Pagdating naman ng isa, ay, oo, gulo na ganyan. Dati ganito yan, ngayon iba na. So yan po, kaya sabi ko, hindi yan sa grupo, hindi yan, kung kahit na sabi ko sa inyo, kasi medyo hindi ko naman hinadam, kahit ikaw na Katoliko ka, pag nasa sayo yan, mababago ka. At pag nagbago siya, tsak na itatapon niya yung rebulto niya. Sigurado ako dyan. So nakita po, ang pangalawa, she must confess what is in her heart to please God. Sabi ng verse 4, sumagot si Esther, kung mararapati ng mahal na ari, dumalo po kayo ni Haman ngayon sa piging na inihahanda ko para sa inyo. So invitation talaga. Ano kapag umarap sa Panginoon? Ano ang dapat mong sabihin? Ano bang kailangan? Bakit di mo sabihin? Minsan tayo napipigilan, di ba? Alam naman ng Diyos yung aking iniisip. Hindi kailangan, you have to pronounce. Idiklara mo sa Kanya. Na ito ang kailangan ko, Panginoon. Kung para hindi ka marinig ng asawa mo, di sabi nga yung pinaka-prayer room daw sa CR, di ba? Ito ba yun? Doon daw kasi walang maingay. So minsan, may pangungusap tayo sa Panginoon na spirit to spirit. Pero maganda rin yung may panahon, pag kinoconfig ka ng Panginoon na kailangan i-declara mo, isigaw mo, dapat gawin mo yun. Kaya nga tayo may connection sa Panginoon. So kung walang spirit sa atin, hindi po natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Bakit? Kaya nga, doon ko naman ibabalik. Kung born again ka, may spirit ka, nakikipag-usap ang espiritu mo sa espiritu ng Diyos. Kaya kung ikaw ay pinagsasabihan ng Panginoon, hope hindi pwede yan. Hope hindi ganito yan. Ikaw susunod. Pero bakit hindi? So, may question yan. Kaya kung mayroon pa tayong mga question sa buhay natin, umpisahan niya, Lord, bakit ganito ako? Sarili mo namang buhayan. Sabi nga, the old has gone, the new has come. Pag tinanggap mo si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, pero bakit the old is the same? The new has the same with the old. Nawala-wala pa rin yung ano. So my question, kailangan yung personal relationship natin ay ayusin natin sa harapan ng Diyos. So, ano ang pinag-usapan ni Esther? Nag-confess siya sa hari at ano yon? Para i-discuss niya kung anong mga bagay na importante lalo na sa kalagayan ng buhay nila ng pangyayaring iyon kasi delikado na. Papatayin sila lahat. So, nakita natin na sinabi ni Esther dito na kung mararapatin mahal na hari, dumalupo kayo ni Haman ngayon sa piging na inanda ko para sa inyo. Pagdating dito, pagdating doon niya sinabi. Kaya kung tutuloy niyong basahin ang sitwasyon ng istorya ni Esther dyan, ang hinanda ni Haman na pangbitay kay Mordecai, siya doon ang ibinitay. Diba nakita niyo? Nabaliktad ang sitwasyon. So ganyan ang Panginoong kumilos. Minsan tayo, ipinapahamak tayo ng mga hindi nakakakilala sa Diyos. Pagdating ng oras na yun, nababaliktad. Pero huwag po tayong magmalaki. Kasi ang kailangan ng Panginoon, lagi kang pakumbaba. Matagal na tinimkim nila ito. Pero nung proper time na gusto ng Panginoon na ma-reveal, ayun na, nangyari ng lahat. So makita natin na ipinakita niya yung mga pangyayari at itinama niya ito. Itinuwid niya. Kumbaga, maganda yung nagsasabi ka ng totoo. Kasi pag sinasabi mo ang totoo, ang katotohanan, ang dudu naman lalabas ang tama mong karapatan. So nakita natin dito, karapatan ng Hudyo, pabinigyan sila ng laya. At nung bandang huli sila na rin ang tumutugis doon sa mga gustong pumatay sa kanila. So ganun tayo sa harapan ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ang mas nakakaalam ng ating mga buhay.
at siyang nakakaalam kung ano pa ang mangyayari sa darating na panahon para sa ikabubuhay natin. Minsan kasi di natin nakikita ito eh. Ang nakikita natin, yung sarili pa rin nating behavior nung nandito tayo sa lupa. Kaya nga sabi ko lagi, dito pa lang sa lupa, pinapractice mo na ang buhay sa langit. Kaya, kung ikay, ginagamit mo na yung pamumuhay na nasa langit, alam ng Diyos yan. Ano sabi ni David? Kahit ako'y nasa gitna ng aking mga kaaway, alam, hindi siya natatakot. Nagkakaroon siya ng kapayapaan, kagalakan sa buhay. Napakahalaga, kahit magulo na ang mundo natin at pagulong pagulo na ngayon, kung mayroon kang kapayapaan, kagalakan sa Panginoon, hindi ka matatalo at hindi ka mamumurong problema. Kaya yan ang kagandahan na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Alam nyo naman, sa panahon ngayon, maraming gustong mawalan ng problema, pero hindi nawawala. May pa-counsel dito, counsel doon, hanggang sa nai-stress ng todo, hanggang sa nani-nervyos na kung ano-ano na ang mga nakita. At kung ano-ano na ang mga, sabi niya, may sumusunod sa akin. Tama? Pero kung nasa Panginoon ka, alam mo ang kondisyon ng isang mananampalataya. Hindi ka matatakot dyan. At alam naman natin, lahat naman tayo mamamata, di ba? Ano? Ay, hindi pa, Pastor. Ay, kung halimbawa, bumalik ang Panginoon kaagad, sino ba natutuwa? Ang iba hindi. Di ko kailangan. Marami pa akong gagawin negosyo. Pupunta pa ako sa malayo, magninegosyo ako doon. Alam nyo ba, ang taong namatay, napakapanatag ng kalooban. Wala ka ng problema eh. Sabi ko nga sa inyo eh, bago ako umuwi dito, ang dami kong problema, ang dami kong plano. Kung ano-ano, naka-ano pa yan. Ganito ang gagawin ko, sabi ko, ay talagang yayaman ako dito. Pero nung na-COVID ako, sabi ko, pambira sa isang igla pala, kaya kang mawala sa mundo. At lahat na kayamanan mo, bangko ang yayaman. At iba yung makikinabang. Ay, hindi ko naman sinasabi na huwag tayong magpayaman. Hanggat kalooban ng Diyos na payamanin ka, wala akong question doon. Kahit sinabi pa doon sa mayaman na bata na hindi pakakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sa akin, kaya kang papasukin ng Panginoon kahit super yaman ka kung ikaw ay sumusunod sa kalooban niya. Kasi hindi naman iyalaw ng Panginoon niya. At lalo ang kagandahan at ang kayamanan na nasa Panginoon, kahit super yaman ka, may kapanatagan ka, may kapayapaan ka, hindi ka namong problema. Pero kung mayaman ka at namong problema ka, at lalo nag-uusap tayo pa na yung ganun mo sa relo, may appointment ako mamaya. Ganun-ganun, baka mawala, sayang yung team ko doon, milyonis pa man din yun. Ay, alam nyo na kung ano ang kahinatnan yan. So, tayo, pag nasa Panginoon, mayaman ka, may kapanatagan ka. Hindi ka namang problema. Kaya sabi ko nga, ang sarap doon pag nandudoon ka na, kaya tama yun, namatay na physical mo, pero nilalakbay-lakbay ka pa kung nasaan. Bah, sarap ka mo yung 2 months kong tulog. Ang dami kong narating. Kahit pumunta ko ng US, walang visa. Nagugulat na lang, paano ako makabalik? Ginanong ko ang passport ko. Walang tatak ito ah. Pagtulog ulit, ay nakabalik na ulit ako. Ay sabi ko, ayos pala pag ganito ang kalagayan. Ay. Sabi ko nga, ang sarap mabuhay. Bakit? Kaya lang, masakit sa physical na katawan. Saan ka nakikita sumusweldo ka? Natutulog ka? Doon lang yun, yung time na yun. 2 buwan natulog ako, may sweldo ako, plus 3 buwan na nagpapalakas ako sa loob ng hospital, may sweldo ko pa. Kaya, ang ganda kumita ng sweldo na wala kang ginagawa. Kaya lang kapalit, masakit. Araw-araw ka tinuturukan ng 10 injection. Eh. Sabi ko, ayan na naman. Ang sakit ng turok niyan. Pero maganda rin ang kalagayan mo. Saan ka nakakita? Simulat lang ako'y pinanganak. Hindi ako nakaranas ng
diaper doon, dinadiaper ako. Naliligo araw-araw, nasa kama. O, saan ka ba? Pero, may mga kapalitan sa buhay. Sacrifices, may katagumpayan. So, nakita natin dito, si Esther, nagsakripisyo. Mamatay man siya, okay lang. Para sa aking mga lahi. Para sa aking mga kababayan. Kaya nyo ba yun? Baka nag-iisip pa kayo. Baka mamaya, mismo sa loob lang ng tahanan natin, hindi mo na magawa. Pambihira, akin ito balak sa buhay mo. So pag nakita mo si Esther, kababayan niya lahat, itinaya niyang buhay niya. Kaya nyo ba, mga babaeng, itaya yung buhay nyo para sa inyong sambahayan? Maraming amen, ha? Sa bagay, lahat na nag-amen at saka lahat kayo, sa Panginoon nyo naman kayo magsusulit niyan, eh. At kung hindi nyo mang ginagawa, sa Panginoon pa rin, ang Panginoon, nakikita kayo. At least narinig ninyo na yung patungkol sa buhay ni Esther. Kaya, ang desisyon nyo, ano man ang mangyari sa akin, basta, ito lang, ano man mangyari, pero may permiso mula sa Panginoon. Fasting, nanalangin, saka pumunta. Kaya yun ang gagawin nyo lagi. Lapit muna kayo sa Panginoon. Manalangin. Saka ngayon, i-execute yung mga gagawin nyo. Ang sabi naman ng scripture, kapag ang gagawin nyo ay kalooban ng Panginoon, yan ay mangyayari. So kung hindi yan kalooban, huwag mo nang ipilit. Dahil hindi mangyayari. So pangatlong, sabi ko kanina, lumapit si Esther para i-discuss niya ang importante ng mga issues at ang sumunod doon para isettle niya ito. Na isettle niya ang katotohanan at para magkaroon siya ng karapatan. Sa 7 and 8, makikita po natin yan. Sabi niya, sinabi ni Esther, ito po ang aking kahilingan. Kung ako po'y kalugod-lugod sa hari at kung inyong mararapatin, dumalo muli kayo ni Haman sa piging na inihanda ko para sa inyo bukas. Doon ko na po sasabihin ang aking kahilingan. At makikita nyo, tuloy nyo na yan. Magbasa kayo dun sa book na Esther. So pangatlo, she must show her commitment to God. Dapat may pakita mo ang commitment mo sa Panginoon. Naipakita ni Esther dito, bakit? Ginawa niya. So, nangako siya. Sabi niya kay Haman, kay Mordecai, o sige, pagpapastingin mo na sila lahat. At ako rin, kami ay magpapasting kasama yung mga nag-aasikaso sa kanya. So, dito pala, ang commitment niya sa Panginoon ay talagang ginagawa niya. Pinakita niya, kumilos siya. Hindi lang yun, ay, pinag-pray ko na sa Panginoon yun. Wala ka namang ginawa. Ay, nasabi ko na yan sa Panginoon. Asan yung action mo? Ano bang sabi ng faith? Without words is dead. So, ganun yun. Kahit anong panalangin natin, hindi naman lalapit yung grasya o biyaya sa harapan natin. Hindi oso sa Panginoon ang LBC at saka ano pa? Walang Gcash doon. Naipon na ang mga gold doon sa langit. Kaya hindi na ano. Oh, so, ang kailangan lang ng Panginoon ang sumunod tayo sa kalooban niya. So, napakaganda dito na nakita natin sa buhay ni Esther na napakamasunurin niyang babae. Doon pa lang sa pagsabi ni Mordecai sa kanya na huwag mong sasabihin na ang lahi mo ay Hudyo. Talagang pinangalagaan niya yon. So, minsan sa ating mga buhay, ano ba yung dapat pangalagaan na nasa sayo? Na minsan, hindi pa sa tamang panahon, ay kung ano nang pinagagawa mo dyan. Kaya tuloy, sabi nga ng mga, ibang misyonaryo, minsan may mga panalangin yan na hindi vulgar.
Kasi kung sasabihin mo na, halimbawa tayo, ah, pupunta kami sa lugar na yan. Eh, pagdating mo, inabangan ka ng mga, na-abort ngayon yung pinaka-plan. So, ganun, minsan. Mayroon, kung yan ay kalooban ng Diyos na i-declare mo, mayroon naman na nasa loob mo lang, puso mo. Bakit kasi? Ito ay ang Panginoon sa tamang panahon, dyan niya ngayon, idinideklara. Kaya kung makita mo dito, sa panahon, nung nasa alanganin ang kalagayan ng mga Hudyo, doon na nilabas ni Esther sa hari na binabayaran ni Haman ang mga tao para palabasin na masama ang mga Hudyo at para patayin silang lahat. So lumabas ang katotohanan, ayun, hindi nagawa ni Haman yon. Siya ngayon ang pinatay at ang mga kanyang alagad. So dito po natin makita na pagdating sa harapan ng Panginoon, patas ang Panginoon magdesisyon. At praise God dito, dahil hindi po ang puso ni Haring Xerxes para ipakita ang tamang paraan at desisyon na sana dito rin sa bansang Pilipinas mangyari yung ganon. Na hindi, dapat nakikinig sa tama, hindi yung sariling kagustuhan lang ang nasusunod. So maging sa ating mga tahanan, naniniwala ko na ang mga babae ay dapat maging tama lagi ang ating pagdidesisyon at ito ayon sa kalooban ng Panginoon. So dito nakita natin na ang commitment, ipinakita ni Esther ang kanyang commitment sa Diyos at mababasa natin sa verse 20 ng chapter 2. At sabi niya dito, hanggang sa panahong yun, hindi pa rin ipinalam ni Esther ang lahi o bansang pinagmulaan niya tulad ng bili ni Mordecai. Sinunod niya ang mga utos ni Mordecai simula pa ng kanyang pagkabata. So, hindi niya nireveal. So, isa sa commitment yun, pangangalagaan mo yung lahi mo. Challenge mo nga dito sa divine eh. Kaya mo bang manindigan, proteksyonan mo ang taga-divine pag-uras na may mga ibang bagay na ikakasira ng iglesia. Minsan sa sobrang bilis ng ating bibig, hindi pa nga tama yung narinig, lumipat na. Alamin mo muna ang katotohanan. Yun ang dapat identity natin na hindi tayo basta-basta naniniwala. At kung may mga problema, ang puntahan nyo yung leader. Sabagay, wala pa naman problema. Kaya lang, kung sakaling may dumating, kailangan sa leader ka pumunta sa puno. Ano ba ito si ganito? Kasi yung kami, ng mga leader, alam ko yung bawat, kahit hindi kayo magsalita sa harapan ko, alam ko yung mga sa body language pa lang. Praise God naman at tayo nabigyan ng gift ng Panginoon na ganyan. Alam ko na, hindi sa nagmamalaki, pero nadidiscern ko na sa isang tao kung sino siya. Pero kahit na nakita ko ang kahinaan, doon pa rin yung approach ko na kailangan maging malakas siya sa Panginoon. Hindi sa akin. Kasi tao lang tayo. Hindi tayo pwedeng gawin natin. Hindi naman ako super sayang, sabi nga nila eh. Na may telepathy, sabi ng iba, may magic, iba na yon, hindi na sana yan. So nakita natin dito na ang commitment ni Esther ay pinangalagaan niya ang pagsunod niya at lalo na yung pinangalagaan niya yung kanyang identity. So nakita po natin yon. At ang isa pa ay dito, pinakita niya ang kanyang katapangan to show her courage for the truth even to the point of death. Kahit nasa punto ng kamatayan, talagang nanindigan siya. Dahil alam niya, nasa bingit na, wala pa sa panahon, ang paglapit niya sa hari, pero nakita niyang alanganin na ang kalagayan ng kanyang mga kababayan. So, nag-initiate siya.
Kaya lang yung initiate niya with prayer and fasting. At lahat bago siya nag-action. So, nakakuha ba tayo ng idea dito, mga misis? Uuna muna yung bratatatatatatatat bago ang panalangin. Kasi sa kalang mananalangin, noon nagka-problema na nang mabibigat. Pero nung hindi pa, hindi naisip yun. Kasakagad. Pagkatapos, nung bumigat ng problema, pastor, ito kasi nangyari. Dapat, tinuturuan tayo bawat isa kung paano humakbang, kung paano magamitin ang karapatan ng isang tao na kaloob ng Diyos sa ating buhay. At syempre, ang mga sinasabi mo rin ay dapat totoo. Walang halong mga pagkukunyari. Kasi hindi tayo makakalusog niyan. Magkunyari ka, pagdating sa dulo, huli ka pa rin. Kumbaga nagkunyari ka para maging mabuti ka at mapasama siya, pagdating sa huli, lalabas at lalabas siya. Ang langis ay hindi pwedeng mag-mix sa tubig. Pag hinalo mo, lilito talaga yan. So ganun din po, hindi po pwede yung masama ay itatago mo sa katotohanan. Kung sa kalma, maididisplay talaga yan. Sabi nga yung darkness hindi pwedeng pumunta sa light. Kasi mawawala ka agad si darkness. So sana ganun tayo, mawala ka agad yung ating mga nasa puso na tayo po ay naging biktima. Dapat yung katotohanan lang, yung truth lang ang nandun sa buhay natin. Huwag yung white lies. Sabi pa nga ng iba, may white lies. Ano ba? May small lies. Ano? Lies pa ba? Ay lahat ng lies eh. So ganun po, kailangan at ipakita natin yung tapang natin sa katotohanan. Kasi ang katotohanan, kahit umabot sa puntong kamatayan, malakas ang loob mo. Sinang gumawa nito? Si Jesus Christ. Ayun talaga literal na ipako siya. Sabi ng Philippians chapter 2, yung sa may baba banda, siya ay sumunod sa Ama kahit na kinarap niya ang sobrang hirap hanggang umabot sa kamatayan, hindi siya umatras. Ngayon, yung mga Kristiyano, pag medyo nahirapan na, dyan muna kayo. Atras muna ako. Kaya sabi ko nga, lalo na sa mga ginagamit ng Panginoon, kaya nyo ba yung gano'n? Hanggang sa punto ng kamatayan, kaya nyo bang isugal yung buhay nyo? At bihira na ang gumagawa ng gano'n. Kasi iba na ngayon ang mga Kristiyano eh. Pagdating sa challenge na ganyan, minsan eh, pastor, ipagpipray ko muna. Ay matagal na kapatid pinagpray. Matagal ka lang pinagpray namin. Pero alam ko, ayaw mo eh. Eh di okay. Sabi nga, kung hindi sa'yo, di sa iba pupunta yan. Kung hindi si Jesus Christ, kung umayaw, may ipapalit ang Panginoon dyan. Noong nangyari kay Adan ang failure, nagpadala ng solusyon ng Panginoon through Christ. Noong ang mga disciples ay umayaw, bumaba ang Holy Spirit, in-empower sila, lumakas ang loob. At hanggang sa puntong kamatayan, di sila natatakot. So dyan natin makikita kung sino talaga ang nakakonekta ng lubos-lubusan sa Panginoon. Kaya yun ang challenge natin. Si Esther dito, kaya generalize ko na kasi hindi lang naman si Esther ang presenting ngayon, kundi mga lalaki, dapat ganito rin ito ang buhay natin. Hindi lang kay Esther, di sabi ni Pastor, ang preach, sa'yo lang daw yun eh. Kaya ikaw naman lalaki, hindi ka nakikipag-cooperate. Baliktaran ito mga kapatid. Ikaw naman ang maging Esther bukas, yan naman ang hindi. Kaya dito po natin makikita na ang kalooban ng Diyos, ang pinibigyan ko dito ng sentro, na kung tayo talaga ay tapat na sumusunod sa Panginoon, ay ipagkakalob ng Panginoon ang iyong karapatan. Karapatan mo bilang anak niya. Kaya sabi nga,
tuwing haharap tayo sa Diyos, ano to, ibihis mo ang ano? Wear the armor of God. So pati kaaway, hindi sa iyo basta-basta makakapanaig. Nakikita sa iyo ang ano, ang identity na ikaw ay nasa Kristo. Ano pang makikita diyan? Na identity sa iyo ang fruit of the Spirit. Real born again ka ka? Kasi born in the Spirit, so kung nabuhay ka sa Espiritu muli, makikita mo yung fruit ng Spirit na nananahan sa iyo. So ma-check po natin ang mga sarili natin diyan. At makikita natin dito na sinasabi natin ang katotohanan. Sabi ko sa point ko, confess what is in your heart to please God. Kasi napakahalaga yan. Na pag ikay nagsasabi, di ba sa pag tayo nagkakasala, pag hinihingi mo ng kapatawaran sa Panginoon niya, natutuwa ang Panginoon sa atin. At kailangan yung commitment mo naman sa Panginoon, huwag mong baliwalain. Kaya yung commitment ni Esther, kahit na punto ng kamatayan niya, nakasugal ang buhay niya sa kamatayan, dahil may commitment siya sa Panginoon, sa kanyang mga lahi, ginawa pa rin niya yon. Na dapat, sabi nga niya, delikado kasi wala pa sa panahon para siya humarap sa hari. Pero ginawa niya yon alang-alang sa kanyang mga lahi. So sa atin, ano ba? Ano bang kaya mo bang humarap alang-alang kanina? Sabi nga doon sa Philippians na sa sambang chapbook yun na sabi ng Bukob Chan, na sabi ng Panginoong Jesus, sabi ng writer na kahit na nga yung close friends niya, hindi magawa na siya ang gagawa ng kaparo. Siya ang ipapalit doon sa mga kasalanang babayaran ng ano, ng kanyang kaibigan. Halimbawa, ibibitay ng kaibigan niya, ikaw ngayon na kaibigan niya, pwede po, huwag na kayo mag, ako na lang ang sasalo. Eh, walang makakagawa ng ganun. Pero ang Panginoong Jesus ginawa para sa atin. Ngayon naman, ang requirements lang ng Panginoon para sa atin ay maging masunurin. Number one na kailangan sa isang Kristiyano, maging masunurin tayo, maging tapat tayo sa pagsunod sa kanyang kalooban. Katulad ni Esther, bandang huli, itinaas pa rin siya dito. Nagkaroon siya ng katanyagan dahil sa kanyang pagsunod at sa kanyang ginawa. Kaya ang challenge ko sa umagang ito, aralin natin kung paano pa ang pinaka-the best na matutuwa ang Panginoon sa ating buhay at sa ating mga gagawin sa huling araw. So tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal, salamat po sa ginawa mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa buhay ni Esther na ito po ibinigay mo na mensahe sa amin ngayon na ang mga babae magkaroon sila ng katulad ng buhay ni Esther na matapat, masunurin at andun doon sumusunod sa kalooban mo. Kaya purihin ka sa buhay ng bawat isa. Lord, kung sino man ang mga may kahinaan pa at hindi nagagampanan nila ang kanilang buhay bilang isang Kristiyano. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy kong itinataas ang buhay ng bawat isa na abutin mo sila, Panginoon. Nakikita mo ang puso at kaisipan nila kung ano man ang mga kahinaan nila sa buhay. Tulungan mo sila, Panginoon, na maging matibay, malakas, matatag at ando doon ang kagalakang kabayapaan sa paglilingkod nila sa iyo. Ando doon, Lord, na magkaroon sila ng kauhawan sa pag-aaral ng iyong mga salita, kauhawan sa pagsunod sa kalooban mo. Lord, yung commitment, responsibility, impart mo po ito sa kanilang mga buhay. Dahil ito ang gusto mo sa bawat isa sa amin, na kami po'y maging tapat, masunurin, at alam naman namin, Panginoon, na sabi mo nga kung kami ay tapat at sumusunod, anuman ang nais namin ay ipagkakaloob nito. Kaya naniniwala po kami, basa mo ang mga puso ng bawat isa at alam kong hindi mo rin pagkukulangin ang mga kanilang pangangailangan sa araw-araw. Lord,
Patuloy namin hinihiling sa iyo ang pagpapala mula sa trono ng iyong biyaya na Lord, ibuhos mo sa iglesyang ito upang maranasan ng buhay ng bawat isa kung gaano kakatapat dadakila sa mga pangako mo sa gawain ito, sa ministry ito, Panginoon. Kaya purihin ka, Panginoon, ibuhos mo ang iyong pagpapala sa financial, material, ang lalong-lalo na spiritual blessings. At patuloy mo kaming samahan lagi. At ito ang pangako mo sa iyong mga salita, saan man kami dumako, kung dala-dala namin ang iyong mga salita, ang presensya mo ay kasama namin lagi. Kaya salamat sa umagang ito. Patuloy namin inaangkin ang katagumpayan mo. Pinabalik namin ang kapurihan sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin sa Panginoon.